Pinakahuli sa malalaking isyong pinag-uusapan at kawing-kawing na mga ulat ng inyong mga kaserbisyo mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Nakahain na ngayong tanghali sa Headline Ngayon! Nadala na rin kami, nakialam kami, nangyari ba? Hindi naman kami pumasok sa serbisyo para mag-serbisyo ng personal interest. Eh. Ang dami ng kaguluhan na political, pero hindi nakikialam ang National Bureau of Investigation. But then, pagka may threat sa Pangulo, they will step in. So alam nila na talagang gumuguho na yung kanilang once very powerful dynasty. The language they know is the language of power. Sa headline ngayon, panibagong disbarment case isinampa laban kay Vice President Sara Duterte. PNP naghahanda rin ng kaso laban sa Vice Presidente at sa mga staff sa OBP. Ilang taga-suporta ni Vice President Sara Duterte patuloy na nagtitipon sa EDSA Shrine. Pero pagkilos, nag-iwan ng tambak na basura. Pastor Apollo Kibuloy nakatakda ng ilipat sa Pasig City Jail mula sa Kampo Krame. Mga person deprived of liberty sa Calapan City, abala na sa paggawa ng mga parol. Headline ngayon! Nagbabalita, nagseserbisyo, si Jonathan Magistrado sa Headline Ngayon! Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Jonathan Magistrado at sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kaserbisyo, panibagong disbarment case ang inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Inihain sa Korte Suprema ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon ang disbarment case. Kaugnay po ito ng pagmumura at pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ni na Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Dapat anyang kumilos ang Supreme Court at tuluyan ng i-disbar ang pangalawang pangulo dahil malinaw na may paglabag ito sa kanyang mga pahayag. Hinimok ni Gadon si Vice President Duterte na magbitiw sa pwesto at kumpiyansa siyang mapapatalsik ito. Nagbanta rin si Gadon na siya mismo ang maghahain ng impeachment complaint laban sa lahat ng maestrado ng Korte Suprema kung hindi aaksyonan ang disbarment case laban kay Duterte. Una nang nakatanggap ang Korte Suprema ng anonymous letter na humihirit din na i-disbar o tanggalan ng lisensya bilang abogado ang Vice Presidente. Kaugnay naman ng kanyang pahayag na huhukayin at itatapon sa West Philippine Sea ang bangkay ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Headline ngayon! Samantala, inihahanda na ng PNP ang mga kaso laban kay Vice President Sara Duterte at kanyang mga staff sa Office of the Vice President kaugnay ng paglipat kay OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez sa Veterans Memorial Medical Center patungo sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City. Hiniling naman ng PNP ang tulong ng Armed Forces sa investigasyon sa mga posibleng paglabag ng kampo ng Vice Presidente. At nagbabalita at nagseserbisyo mula sa Kampo Krame, si Marlene Padiernos Mars. Jonathan, nagpasaklolo na sa Armed Forces of the Philippines ang Philippine National Police sa pangalap ng impormasyon at ebidensya para sa iyahaing kaso laban sa kampo ni Vice President Sara Duterte at kanyang staff. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, nakipag-ugnay na siya kay AFP Chief of Staff General Romeo Broner Jr. para matukoy ang mga tauhan ng Vice Presidential Security and Protection Group na umunay sangkot sa insidente ng paglipata kay OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez. Layon anya nitong alamin ang pagkakakilanlan ng mga tauhan ng VPSPG na inakusa ang sabitang paglilipat kay Lopez mula Veterans Memorial Medical Center patungong St. Luke's Medical Center gamit ang isang private ambulance na nauwi rin sa umunay pananakit sa isang PNP doctor in charge ni VPSPG Head Colonel Raymond Dante Lachica. Sabi ni Marbil, posibleng maharap si Lachica sa kasong Derek Azolta.
kabilang sa mga kasong ikinokonsideran isang parang PNP laban sa company VP Duterte ang paglabag sa revised penal code para sa resistance and disobedience to a person in authority, gayon din ang iba pang mga posibleng kasong kriminal at administratibo laban sa mga sangkot dito. Sa serbisyo mo sa Campo Crame, Marlene Padiernos, para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Marlene Padiernos. Headline ngayon! Ay, isang pagtatama lang po ah. Kanina po nabanggit ko na yung huhukayin na bangkay ay kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., hindi po sa Pangulo. Samantala, tiniyak ng National Bureau of Investigation ang patas na investigasyon kaugnay ng bantang pagpatay ni Vice President Sara Duterte sa Pangulo, Unang Ginang at Pinuno ng Kamara. Sa panayam po ng programang Gising Pilipinas, sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na pinapasapina ang Vice Presidente para bigyan ng pagkakataong ipaliwanag ang kanyang panig at tiniyak ang due process. Dagdag ni Santiago, hindi maaaring arestuhin ng NBI ang pangalawang pangulo hanggat walang utos mula sa korte. Kasama rin naman anya sa kanilang investigasyon ang sinabi ni VP Sara na matatanggap na banta sa kanilang buhay. Ayaw naman ng patulan ng ahensya ang pahayag ng mga kaalyado ng magkabilang panig hinggil sa usapin. Respeto po natin ang kanilang mga opinion, pero ang mamamayan Pilipino ay matalino na, lalo na pag nakita nila na impartial naman, na fair ang aming investigasyon, I don't think hahantong tayo pa dyan sa get ready to rumble. Dami ng kaguluhan na political, pero hindi nakikialam ang National Bureau of Investigation. Pagka may threat sa Pangulo at saka hanggang nga sa Chief Justice, pati we will step in. Pero yung mga minor na salitaan lang nila, bahala sila sa buhay nila. Iginiit naman ni Department of Justice Undersecretary Jesse Andres sa panayam ng programang Kabayan na bibigyan nila si VP Sara ng lahat ng pagkakataon at kaukulang panahon na humarap sa investigasyon, pero kung hindi sisipot, posible itong maharap sa panibagong kasong obstruction of justice. A threat is a threat. There is no such thing as a conditional threat. Kasi po, yan po ay banta sa personal na security ng isang tao. It disturbs the public peace. Headline ngayon! Sinisilip na mga kaserbisyo ng National Bureau of Investigation ang naging panawagan ni dating Pangulong Duterte sa militar na itama ang pamamalakad at bawiin ang suporta sa Administrasyong Marcos Jr. Sa panayam ng programang Gising Pilipinas, sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na biniberipika pa ng kawanihan kung totoo at hindi computer-generated ang pahayag ng dating Pangulo sa online press conference. Sakali namang mapatunayang totoo ang video, tiniyak ni Santiago na gagawin ang nararapat na hakbang. Sinabi naman ni Justice Undersecretary Jesse Andres sa panayam ng programang Kabayan na malaki rin ang posibilidad na ipatawag ang dating Pangulo kaugnay ng naturang pahayag. Dagdag ni Andres, posibleng maharap sa kasong sedition at inciting to sedition ang dating Pangulo kung makakalap ng sapat na ebidensya. Kaming paghuhusga sa ngayon. Okay. Tungkol doon po sa lahat ng sinabi ni Vice President Duterte. Okay. Ang sinasabi ko lang po, maling-mali po na magkaroon ng remedyo on civil affairs coming from the military. Headline ngayon! Naniniwala si dating Senador Antonio Trillanes IV na desperadong hakbang ni dating Pangulong Duterte ang panawagan sa militar na bawiin ang suporta sa Administrasyong Marcos Jr. Sa panayam ng programang Balitapatan, sinabi ni Trillanes na ginawa ng dating Pangulo ang panawagan dahil nako-corner na sila at gumuguho na ang political power at impluensya. Gumagawaan niya ng gulo ang mga Duterte para makahanap ng oportunidad dahil alam nilang sila'y mananagot sa mga ginawa noong nakaraang administrasyon. Dagdag pa ni Trillanes, dapat seryosohin ang mga pahayag ng dating Pangulo at dapat itong mapanagot dahil posibleng ito'y ulitin pa ng nakatatandang Duterte. Uulit-ulitin niya until makatisod sila ng political opportunity at na pwede sila makapasok. These are very desperate na mga pagkilos nila to favor themselves, no? To save themselves. So alam nila na talagang
gumuguho na yung kanilang once very powerful dynasty. Wala pong delikadesa po sa mga Dutertes kasi the language they know is the language of power. Headline ngayon. Para naman sa isang dating military general, walang mapapala kung makikisawsaw pa ang hukbong sandatahan sa away politika. Kasunod ng panawagan ni dating Pangulong Duterte na bawiin ang suporta ng militar sa Administrasyong Marcos Jr. sa panayam ng programang Gising Pilipinas, sinabi ni dating PDEA at Bucor Chief Retired General Dionisio Santiago na hindi garantiya na maaayos ang gusot sa pamahalaan kung makikialam ang militar. Maglolokohan lang din anya kung maglo-loyalty check sa hukbong sandatahan. Ang katapatan anya ng hukbo ay nasa konstitusyon na minamandatong sundin ang Pangulo bilang Commander-in-Chief. Baligtad rin ang military. Nadala na rin kami. Nakialam kami sa kung ano nangyari sa bayan natin. Hindi nangyari ba? The military, just like you, we are thinking people. Hindi naman kami mga irrational na tao eh. In the end, what prevails sa mga military people is the common good, yeah. The greater good. Hindi naman kami pumasok sa serbisyo para magserbisyo ng personal interest eh. Headline ngayon! At liderato po ng AFP, tiniyak na walang usap-usapan ng pag-aaklas laban sa pamahalaan. Nagbabalita at nagseserbisyo mula sa Senado si Robert Mano. Kuyang Robert. Jonathan, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na walang anumang pag-alboroto sa hanay ng mga sundalo sa kabila ng mainit na tensyon na sa politika, particular sa pagitan ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Sa pagsalang sa makapangyarihang commission on appointments para sa kumpirmasyon sa promosyon ng 22 opisyal ng militar, sinabi ni AFP Deputy Chief of Staff Lieutenant General Jimmy Larida na walang anumang namumuong pag-aaklas sa kanilang hanay. Meron bang mga grumbling sa military ngayon because of the recent events? 100% none, sir. Okay, very good. You have to be loyal to the Constitution, correct? Yes, sir. Thank you. Samantala, inaprobahan na ng CA Committee on National Defense ang promosyon ni Larida bilang Lieutenant General kasama ang 21 pang opisyal ng AFP, kabilang ng kapatid de Estrada na si Jude Ejercito sa rangong Brigadier General bilang Reserve Officer. Tuluyan namang nireject ng panel ang promosyon ni dating TESDA Director General Suharto Mangudadatu sa rangong Colonel bilang Reserve Officer. Ito ay matapos siyang 4 beses na mabypass dahil sa kabiguan tumugon sa mga kailangan dokumento para sa promosyon. Kaservisyo mo sa Senado, Robert Mano, para sa Teleradyo Servisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Kuyang Robert Mano, sa Senado. Headline ngayon! Mga kaserbisyo, itinuturing na People Power 3 ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte ang kanilang pagkilos sa EDSA Shrine sa Quezon City sa harap ito ng gusot sa pagitan ng mga Marcos at Duterte. Ilan sa mga taga-suporta ang nagtipon sa lugar mula pa kahapon ng umaga, bandang alas 6 kagabi nang magdaos sila ng prayer vigil kasabay ng panawagan kay Pangulong Marcos na tugunan ang isyu ng korupsyon at mataas na bilihin. Ayon sa ilang taga-suporta ng Vice Presidente, mananatili sila sa EDSA Shrine hanggang bukas. Sa huling datos ng QCPD, nasa 100 individual pa rin ang nananatili sa EDSA Shrine. Samantala, kapansin-pansin ang tambak ng naiwang basura at mapanghing amoy sa lugar dahil sa kawalan ng portalet. Una nang pinaalalahanan ng pamunuan ng EDSA Shrine ang publiko sa tamang asal sa loob ng paligid ng simbahan. Headline ngayon! Sa ibang balita, balik bansa na po si Pangulong Marcos Jr. kasunod ng working visit sa United Arab Emirates. Ilang kasunduan ang nilagdaan. Nagbabalita at nagseserbisyo mula sa Malacanang si Christian Yusores. Christian. Jonathan, bagamat maikli, naging produktibo naman umano ang isang araw na working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa UAE. Nakasabay din na 50th taong anibersaryo ng bilateral relations ng dalawang bansa. Sa kanyang arrival statement, pinagtibay ni Pangulong Marcos Jr. ang katapatan ng Pilipinas para patatagin pa ang relasyon ng dalawang bansa. Inaasahan ng Pangulo ang pagpapatupad ng ilang pinirmahang bilateral agreements o kasunduan na may kinalaman sa kultura, energy transition, artificial intelligence at digital economy. Gayun din ang pagpapabuti ng government activities
visa waiver para sa mga may hawak ng diplomatic, special at official passport at kooperasyon sa legal at investment. Inihayagaan niya ni Pangulong Marcos Jr. sa pulong sa UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ang pasasalamat ng bansa para sa pangangalaga at pagrespeto ng UAE sa Filipino community. Nagpasalamat din ang Pangulo sa patuloy na humanitarian support ng UAE sa mga biktima ng mga kalamidad. Inimbitahan naman ni Marcos Jr. ang UAE President na muling bumisita sa Pilipinas para sa patuloy na dialogo at pag-uusap sa iba pang posibleng kooperasyon ng dalawang bansa. In response, the UAE President commended the Filipino people for their contribution towards UAE's development. I thank Sheikh Al Nahyan for understanding that my visit had to be cut short given the need to attend to relief and reconstruction activities in communities devastated by successive typhoons. Sa serbisyo mo sa Malacanang, Christian Yosores para sa Teleradio Serbisyo at Radio 630. Maraming salamat, Christian Yosores sa Malacanang. Headline ngayon! Mga kaserbisyo, umaasa ang kampo ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go na kakatigan ng korte ang kanilang petisyon para makapagpiyansa ang dating alkalde sa kasong qualified human trafficking. Sa huling araw ng pagdinig ng bail petition, dumating sa Pasig Regional Trial Court ang abogado ni Go at ilang tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ayon kay Attorney Nicole Hamila, legal counsel ng dating alkalde, hindi personal na makadadalo ang kliyente pero nakikinig online habang nasa Pasig City Jail. Headline ngayon! Nakahanda na ang Bureau of Jail Management and Penology sa inaasahang paglipat ng kustodiya ni Kingdom of Jesus Christ Leader Apollo Kibuloy sa Pasig City Jail ngayong araw mula sa custodial facility ng Philippine National Police sa Campo Crame. Kasunod po ito ng utos ng korte sa Pasig na ilipat ng kulungan si Kibuloy pagkatapos ng kanyang medical furlough. Ayon kay BJMP spokesperson Jail Superintendent J. Rex Bustinera, sa ordinaryong selda, ipipiit ang televangelist kasama ang nasa 30 pang bilanggo. Posible anyang sa selda malapit sa klinik ipiit ang pastor, depende sa resulta ng assessment ng mga doktor sa kalusugan ni Kibuloy. Hindi naman makakasama ng KOJC leader sa selda ang kapwa-akusado na si Crescente Canada na una nang inilipat sa Pasig City Jail. Samantala, tanging immediate family at mga abogado lang ni Kibuloy ang papayagang makabisita sa kanya. Headline ngayon! Mandato 2025! Mga kaserbisyo, huling batch ng automated counting machines para sa halalan 2025 dumating na sa warehouse ng COMELEC sa Binyan City sa Laguna. At nagbabalita at nagsiservisyo mula sa COMELEC si Steve Raz. Steve! Jonathan, opisyal nang tinanggap ng COMELEC ang nasa 9,860 na mga makina ng Miro System na nanggaling pa sa South Korea. Ibig sabihin na kompleto na ang kabuuang bilang ng ATM na aabot sa 110,620. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, mas maagang dumating ang naturang makina sa original nitong schedule kaya maaari ring matatapos ng komisyon ang hardware acceptance test. Isasailalim rin ang mga naturang makina sa ilang pagsusuri para masiguro ang kahandaan para sa paparating eleksyon. Dagdag ng COMELEC, simula December 2 hanggang January 30, magsasagawa ang COMELEC ng Voters Education Program kung saan bibigyan ng pagkakataon na magamit ng mga botante ang makina para malaman kung paano ito ginagamit. Sa serbisyo mo sa COMELEC, Steve Raz para sa Teleradio Serbisyo at Radio 630. Maraming salamat, Steve Raz sa COMELEC. Mandato 2025. Ang headline ngayon sa Mindanao ni Hernel Tokmo. Ilang pulis Davao idinestino sa Luzon. At ang headline ngayon sa Luzon ni Haris Julio. State of calamity idineklara sa lungsod ng Tabuk, Kalinga dahil sa pinsala ng mga nagdaang bagyo. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng headline ngayon. Headline ngayon. Gawing-gawing na mga ulat sa headline ngayon. Mga kaserbisyo, nagbabalik ang headline ngayon. Si Sentro sa usapin ng illegal na droga at Pogo ang nagpapatuloy na ikalabindalawang pagdinig ng House Squad Committee. Makibalita tayo, nagbabalita at nagseserbisyo mula sa kamera. Si Pamela Vasquez. Pamela.
Jonathan, pasado alas 10:30 na sila nakapagsimula kanina kung saan ilan sa mga research person na kanilang inibitahan ngayong araw ay mula sa PAOC, Bureau of Immigration, AMLAC, PSA, NAPOLCOM, DOJ at DFA. Kanina ipinakita rin itong si Mark Tagupa, siyang dati umanong customs inspector na nahalpulang guilty hinggil sa kasong mayroong kinalaman sa 6.4 billion pesos sa bus shipment mula China noong 2017. Inibitahan din ng komite si dating Deputy Ombudsman Arthur Carandang na natanggal sa pwesto noong 2018 matapos ilabas ang umunoy bank transactions ng dating Pangulo Rodrigo Duterte. Inutusan naman ng komite na tingnan ng kalagayan ni dating Mandaluyong Police Chief Colonel Hector Grijaldo matapos hindi na naman dumalo sa pagdinig. Hindi naman naiwasang mapiko ni Quadcom Co-Chair Dan Fernandez na hindi anya katanggap-tanggap ang escalate si Grijaldo na nasa ospital pa rin mula pa noong November 13. Dagdag pa ni Fernandez ay pagtakbo ito sa responsibilidad. Matatandaang noong nagsagawa ng sariling pagdinigang sa Red Blue Ribbon Subcommittee ay isinalalaysay ni Grijaldo na pinilit anya siya ni Fernandez at Congressman Abante na patotohanan ang job reward system ng Duterte Administration. Kaservisyo mo sa Kamara, Pamela Vasquez, para sa Teleradio Servisyo at Radyo sa Isprenta. Maraming salamat, Pamela Vasquez, sa Kamara. Headline ngayon! Mga kaserbisyo, isinalalim na sa state of calamity ang lungsod ng Tabuk sa Kalinga kasunod ng iniwang pinsala ng magkakasunod na bagyo. Nagbabalita at nagseserbisyo mula Kalinga si Haris Julio. Haris. Jonathan, inaprubahan ng Konseho ng Lungsod ang deklarasyon ng state of calamity na inirekomenda rin ng City Disaster Risk Reduction and Management Council batay sa kanilang assessment sa pinsala ng mga bagyo. Ayon sa CDRMC, tinatayang pumasok na higit 1 milyon na pinsala sa infrastruktura ng magkasunod na pananalasa ng mga bagyong Christine, Marce, Nika, Ophel at Pipito. Umabot naman sa 90 million pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura habang may yung pinsala sa livestock at poultry industry. Kasunod ng deklarasyon, magagamit ng pamahalang lungsod ang Calamity Fund para sa pagbibigay ayuda at rehabilitasyon. Magbibigay daan din ito sa mga naapektuhang residente na pangungulo sa mga government financing at lending institutions. Lumapit na rin ang pamahalang panlungsod sa iba pang ahensya, non-governmental organizations, maging sa pribadong sektor para masiguro ang komprehensibo at maayos na ugnayan sa pagtulong sa mga apektado ng kalamidad. Kaservisyo mo sa Kalinga, Haris Julio, para sa Teleradyo Servisyo at Radyo sa Tren. Maraming salamat, Haris Julio, sa Kalinga. Headline ngayon! Sa Cagayan Valley Region, patuloy ang pamamahagi ng Philippine Crop Insurance Corporation ng indemnity check sa mga magsasaka sa rehiyon na sinalanta ng mga magkakasunod na bagyo. Nagbabalita at nagseservisyo mula Cagayan, si Dali Kamakam. Dali! Nasa 1,340 na cheque ang ipinamamahagi ngayon ng Philippine Crop Insurance Corporation Region 2 sa patuloy na indemnity check distribution hanggang Biyernes, November 29, sa tanggapan ng PCIC Region 2 sa Carig, Tugigaraw City. Kaugnay ito ng pinsala sa agrikultura ng magkakasunod na bagyong tumama sa riyon. Ayon kay Information Officer Francis Cavito, higit 10 milyong piso na ang kabuuang halagang naibigay sa mga magsasakang sakop ng PCIC Region 2 sa mga lalawigan sa Region 2 kasama ang Apayao, Kalinga at Ifugao. Karamihan sa mga mabibigyan nito ay ang sakop ng programang libreng siguro ng pamahalaan. Pinayuhan ni Cavito ang mga may hinihintay na claim na tracking kasama ang kanilang pangalan sa mga tatanggap ng cheque sa pamamagitan ng pagverifika sa listahan na nasa PCIC AFD Tugigaraw FB page bago magsadya sa kanilang tanggapan. Mula sa FMR News, Cagayan, Dali Kamakam para sa Teleradyo Servisyo at Radyo sa East 30. Maraming salamat, Dali Kamakam. Headline ngayon! Higit 60 pulis mula Davao Regional Police Office ang inilipat po sa Luzon. Nagbabalita at nagseservisyo mula sa Davao si Hernel Tokmo. Hernel, bakit? Jonathan, naabot sa 65 pulis mula sa Davao Regional Police ang na-assign sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Marami sa mga pulis ang nagulat sa pinakahuling direktiba ng PNP na epektibo noong November 25. Ang special order ay pinipahan ni PNP Acting Chief of the Directorial Staff Police Major General Alan Okubo
kung saan inilipat ang mga nasabing polis sa Police Regional Office 2, Bimaropa, Bicol Regional Police at sa Cordillera Administrative Region. Ayon kay Police Regional Office 11 spokesperson Police Major Catherine De La Rey, bahagi lang ito na sa regular na reassignment process ng PNP. Ang ilan-anya sa kanila ay under investigation dahil sa madugong police operations at mga police na mayroong kaso. Panawagan naman ng PRO 11 sa publikong huwag iugnay ang reassignment sa isyong politikal. Magugunitang itong Mayo at Hulyo ay nagkaroon din ng balasahan ng mga police sa PRO 11. Kaservisyo mo sa Davao, Ernel Tokmo para sa Teleradyo Servisyo at Radyo 630. Daghang salamat, Ernel Tokmo sa Davao. Headline ngayon! Dalawang kabilang sa most wanted person sa Cebu ang arestado. Nagbabalita at nagseservisyo mula Cebu, si Clark Pasuit Clark. Jonathan, timbog ang 40 anyos na lalaking kinikilalang si alias RJ Bukad sa top 2 most wanted person sa Cebu dahil sa patong-patong na kaso. Base sa investigasyon, may warrant sa kasong murder si RJ Bukad sa RTC 7 Judicial Region Branch 12 sa Cebu City na inisyo nitong nakaraang linggo lamang. Samantala, arestado rin ang 19-anyos na lalaki sa Barangay Ermita na siya namang top 6 sa mga most wanted person sa Cebu dahil rin sa kasong murder. Nakulong na ang dalawa sa Carbon Police Station 5 habang walang piyansang inirekomenda sa kanilang mga kaso. Mula sa FMR News, Cebu, Clark Pasuit para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Daghang salamat, Clark Pasuit, FM News, FMR News, Cebu. Headline ngayon! Mga kaserbisyo, ngayong nalalapit na po ang Pasko, abay, abala na po ang grupo ng mga persons deprived of liberty sa Calapan City District Jail sa Oriental Mindoro sa paggawa po ng mga makukulay na parol. Layon nitong kahit na sa loob sila ng pitan ay may inaasahang pagkakakitaan para sa kanilang pamilya sa labas. Ayon po kay BJMP Mimaropa Information Officer JO3 Geoffrey Anglo, isa lang ang paggawa ng parol sa mga livelihood project ng BJMP Mimaropa para maging produktibo ang oras ng mga PDL. Headline ngayon! At yan ang mga balitang aming nakalap. Tuloy-tuloy nyo po kami napapanood sa Cable Teleradyo Servisyo YouTube Channel, The Filipino Channel, I1TFC at Digital Free TV. Mapakikinggan din po tayo sa DWPM Radyo 630. Ako po si Jonathan Maestrado. Hanggang bukas sa Teleradyo Servisyo at Radyo 630. Headline ngayon!